Hey guys! I am Marta here for today's video. As you can see naman sa title down below, this is going to be another product review. Ayan guys, so unahan ko na kayo kung may naririnig kayong mga tahol ng aso. Ibig sabihin lang yan is umuulan guys. Kailan nag-film ako tsaka nag-decide yung aming kapitbahay na mag-ayos ng garden or something. So yung product na reviewin natin today is going to be super exciting kasi sobrang tagal ko ng curious dito sa product na to. And yung sister ko. Actually, nakita ko na to sa isang vlogger. So, it's a personal diffuser, guys. Tagal na akong curious, but ayun. So, nag-DM ako dun sa brand, and fortunately, pumayag naman sila na gumawa ng collaboration with me, and ayun. And of course, guys, kahit pinadala sa akin yung products, magbibigay pa rin ako ng honest thoughts and review ko, guys. Ang brand is Be Well Living. Ayan, guys. So, nakita ko lang din talaga sila sa Instagram, dun sa mga ad promotions. If hindi nyo pa alam, personal diffuser, nakalagay dito sa kanyang description, our personal diffusers are all organic, drug-free, and chemical-free devices that are convenient, modern solutions to our old lifestyle problems. Lamps. Para siyang ini-inhale, para siyang vape, pero hindi siya vape eh, kasi wala siyang nicotine, ganyan. All organic talaga siya, guys. Pero ang purpose kasi nito, guys, for example, itong Dream, ang purpose nito, kapag in-inhale mo, is makakatulong siya na antokin ka, para makatulog ka. Ganyan, sis. Eh, ako kasi, as you all know naman, I have hyperthyroidism, and isa sa mga symptoms nun is insomnia. Pero actually, guys, parang nag-okay naman na yung mga symptoms ko, pero ayun nga, nakasanayan ko na rin kasi talagang magpuyat, and puyaters is life, as you can see naman, as you can see sa aking eye bag, so kaya sobrang na-curious ako dito. First of all, disclaimer lang guys, hindi ako nag-vape, hindi ako nag-yossi, pero no hate naman guys sa mga, you know, nagsusmoke dyan, moderately and, you know, responsibly. But anyway, as I was saying, ayun, so parang ganun siya, ini-inhale kasi siya guys, tapos parang may usok na lalabas, but ayun, no nicotine, all organic siya guys. So nakikita nyo, meron silang dalawang product guys. So far, parang ito pa lang naman yung products nila ng Be Well Living. First of all guys, unahin muna natin yung packaging kasi sobrang cute niya. Lagi ko naman yung sinasabi, pero I swear, ang cute niya, diba? Like, very modern din, ganyan. Simple lang. Actually, it's giving me like, alam niyo yun, parang foreign brand vibes. Parang, ewan ko, I think local brand sila. Search natin. Pero ito kasi, nakalagay yun, same day delivery in Metro Manila and Iloilo. So, I am assuming na local brand sila guys, support local, and you all know naman, ako mahilig ako sa mga packaging na very full detailed, and as you can see, ganun naman siya. Ayan, makita mo dito yung pangalan ng product, and then sa likod, ayan, nakalagay diba, plant-based, vegan, drug-free, and pesticide-free, tapos ayan, ano ba yung pinopromote niya? Zen or sleep, ayan guys, and then nakaka-help siya sa mood and distress. Tapos nakalagay din dito sa gilid guys, yung instructions kung paano nyo siya gagamitin, and also yung ingredients, and proper usage, ganyan. Tapos kung paano nyo siya isustore and everything. Open natin. Tada! Pag-open nyo guys, ayan, meron silang card. So yung card, ganun din. Ayan o, may nakalagay din dito na yun nga, mga tips kung paano gagamitin yung product. And then, let's proceed sa mismo product. Ayan, as you can see, diba stick lang siya, guys? So, ako, parang nakita ko, parang ang liit niya. Hindi ko naman ina-expect na ganun. Like, literal na stick lang. Tapos sabi ko, paano siya i-inhale or what? So, tinuruan lang ako ng kapatid ko, actually. As you can see, dito may ilaw yan. Kasi ito, guys, natatanggal to. Parang soft silicone something siya. Tapos, ito na mismo, ilalagay mo sa mouth mo, and then i-inhale ka, tapos i-hold mo siya for 5 to 6 seconds or i-hold mo siya ng 6 to 10 seconds and then tsaka mag-e-exhale through the nose. Ayan guys, diba? Ang tanging concern ko lang talaga dito sa packaging is ito mismo. Kasi syempre kapag i-inhale mo, yung mouth mo, diba, parang ilagay mo dyan, ganyan. Tapos, alam niyo, parang medyo unsanitary siya for me. Kasi wala naman na instructions dito kung paano siya linisin. Hindi ko rin alam kung paano. So, yun lang yung medyo nababother ako. Ewan ko kung ganun din sa iba, pero ako, nababother ako dun, guys. Actually, guys, kapag hinahawakan ko siya or binubuhat ko siya, medyo may pagkamabigat siya. Alam niyo na parang may laman talaga siya sa loob, ganun. Hindi naman siya yung parang, you know, yossi na, yung stick ng yossi na sobrang gaang. Hindi naman. Punta na tayo sa price. Nakita niya naman na yung packaging, very cute. Pero guys, yung price niya,
Girl, para sa akin kasi pricey. Nagulat talaga ako na ganun yung price niya. Like, yung isang ganito ata is 800 plus or 900. Almost 900. So, later, sasabihin ko sa inyo if worth it ba. Pero, you know, the horripot part in me is saying ang mahal niya, sis. But anyway, kung worth it naman, kung effective naman yung product, diba? You know, you get what you pay for. But, speaking of, let's now proceed na nga sa aking individual thoughts and experience. So guys, I've been using this personal diffuser for about 1 to 2 months or 1 month and a half na. Pero guys, eto. Sobrang na-excited talaga ako kung i-share sa inyo yung thoughts ko dito. And since hawak ko naman na tong focus, eto na yung unahin natin guys. And what is the tea with this? What is the caffeine? So, as y'all know naman, dito sa name pa lang, focus is nagpa-promote siya na mag-focus ka sis, diba? Cheret. Pero ayun nga, promotes productivity and clarity. And then, nakaka-help siya sa creativity and concentration. Actually, guys, yung isa palang ganito, meron silang 300 puffs. Up to 300 puffs mo siya pwede gamitin. So, disposable siya. Ito namang focus, guys, yung main ingredients niya is roselle, jasmine, cinnamon, sweet fruit flavor, propylene, glycol, and vegetable glycerin. I'm not so sure if tama yung pronounce ko. And paano ba gamitin tong focus? So, take 5 puffs when you want to concentrate. Ayan. Do not exceed more than 20 uses within the same hour. So, ayun guys. So, ngayon pa lang. Sige, sabihin ko na sa inyo yung tea. First time kong ginamit tong focus. Ginamit ko siya kasi syempre gusto ko mag-focus in everything, di ba? Ang ginawa ko, hindi 5 puffs yung ginawa ko eh. Parang ginawa ko 3 puffs lang kasi medyo natatakot nga ako kasi nga first time ko ang gumamit ng ganito guys. Nung in-inhale ko na siya, ito, pakita ko lang sa inyo. Ayan, diba? Almost similar lang din talaga yung packaging nila. Nagkaiba lang yung color and may pangalan dito kung ano siya. Actually guys, parehas lang itong focus and then yung dream. First time kasi lang nagamit. So, first inhale ko, hinold ko siya for 6 to 10 seconds. And then after nun, in-exhale ko siya sa nose ko. And then, ewan ko kung dahil hindi talaga ako nagyoyosi or hindi ako nag-vape, kaya di ako sanay. Kasi pagka-exhale ko, alam niyo yung parang may powdery effect siya. Parang may chemicals. Hindi chemicals eh, parang hindi siya yung talagang smooth na smoke. Parang may powder pa siyang effect. Alam niyo yun, parang may ingredients pang buo-buo dyan. So medyo na ano-ano ako dun sin. So, ayun. And then, after taking nitong focus, maya-maya, medyo sumakit yung ulo ko. Ewan ko ha, parang medyo na-dizzy ako. So, medyo nahilo ako, guys. Pero nawala rin naman yung hilo ko pagtagal. Pero, hindi ko rin na-feel na nakapag-concentrate ako. Like, hindi siya nakatulong na mag-focus ako sa work ko. Wala akong masyadong masabi kasi nga, parang hindi siya effective sa akin. Noong una ko siyang ginamit, like, hindi talaga siya nakatulong sa akin. So, I was like, pumunta ko dun sa kapatid ko kasi nga yung kapatid ko, na-try niya na to. So, sa kanya, effective naman daw. Since parang wala akong nakita masyadong effect, you know, parang hindi ko siya ginamit for a while. But then, nung hindi ko siya ginamit for a while, medyo matagal din. Siguro 3 weeks ko rin siyang hindi ginamit, guys. And then, nung ginamit ko siya ulit, I was like, I am so ready for this. So, I took 5 puffs. Pagka-inhale ko naman, parang hindi ko naman na napansin na may powdery effect pa siya. Tinig ko medyo sanay na ako kasi nga, di ba sabi ko, after first use of this, tinigil ko siya gamitin. Pero itong dream, continuous ko siyang ginamit. Kaya medyo yung powdery na effect, medyo nawala siya somehow. So, ewan ko kung dahil di nga talaga ako sanay at first, or may ganun talaga siya effect. But anyway, as I was saying, nung ginamit ko siya again for the second time, I was like, I am so ready. You know, 5 puffs, ganyan-ganyan. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Sis, nahilo na naman ako. And this time, grabe yung hilo ko. Grabe yung hilo ko, guys. As in to the point na parang nasusuka talaga ako. Tapos, I was so traumatized. Hindi ko siya ginamit ulit. As in, hindi ko siya ginamit ulit. Ewan ko kung ako lang naka-experience nito. So, ang ginawa ko, chinat ko yung shop. Sabi ko sa kanila na naka-experience ako ng dizziness and everything. So, sabi nila, huwag ko na daw gamitin, stop ko na daw gamitin kasi baka may allergy daw ako dun sa mga ingredients. So, ako, hindi ko naman sure kasi parang
hindi ako sure kung saan ako allergic. Pero hindi ko alam eh, kasi nagamit ko naman yung Dream. Ito lang talagang focus. As in, like, y'all ain't giving me focus, girl. Y'all giving me confusion. Ewan ko, hindi ko alam. Kaya hindi ko na siya nagamit. Kaya nung ginamit ko to, hindi rin ako pala nakapag-video noon. Kasi hindi ko naman alam na, you know, magkakaroon ako ng ganong experience. Kaya, ayan, sabihin ko na lang sa inyo. I am not so sure if kaya ko pa siyang bigyan ulit ng third chance by now. Kasi nga, grabe talaga yung hilo ko. Focus. Step aside. Okay guys, so now let's proceed na sa Dream. Since ito, medyo may mga thoughts ako dito kasi nagamit ko siya guys. So, ayan. As you all know naman na, ang pinapromote niya guys is Zen and Sleep. Ayan, and nakaka-help siya sa mood and distress. And dito talaga ako pinaka-excited guys kasi nga, insomnia is real. Insomnia is real. Ito talaga yung pinaka-sobrang na-excited ako kasi nga. And I was like, what is this all about? Totoo ba yung mga ganito? Kasi diba guys, gumawa ko ng review dun sa Lush na Sleep. Yun naman lotion para makatulong na antukin ka. Lahat na lang pwedeng makatulong na antukin guys. Go ako dyan. Any suggestions, comment down below. Of course, up to 300 puffs din. And also, disposable siya pag naubos na. And then, ito naman yung main ingredients niya is melatonin, lavender chamomile, and then sweet fruit flavor, propylene glycol, and then vegetable glycerin. So, actually guys, ayun pala yung lasa niya. Parang sweet fruit flavor nga siya guys. Pero since parang nga siyang may powder na effect. Nung una ko rin itong ginamit guys. Ganon. Parang may powder effect na pag ini-exhale ko siya. I was saying, eto naman, take 7 puffs. 30 minutes before sleeping. So, yung proper usage is inhale deeply through the mouth. Hold your breath for 6 to 10 seconds. And then exhale slowly through the nose. Ayan. So, pag ini-store pala to guys, in dry place lang. Keep out of reach of children and pregnant women and pets. So, stop use and seek medical help if an allergic reaction occurs. Ayun na nga guys, yung pa-allergic reaction kinempers. So, anyway, ayun na nga, edebuksan na natin. Ayan. Ito naman guys, nagamit ko siya. Maraming beses din, pero hindi nga everyday. Kasi at first, ginamit ko to, and then ginamit ko to. So, parang nahilo nga ako guys. So, hindi ko kasi alam that time kung ano yung nagpahilo sa akin. Parang medyo na ano kasi ako, na-off ako dun sa powdery effect nga kapag nag-exhale. Tinanong ko rin yung kapatid ko, sabi ko ganun din ba sa kanya. Sabi niya, hindi. Baka nga hindi lang daw kasi nga ako sanay and first time ko lang kasi gumamit ng mga ganitong personal diffuser na ini-inhale. Ang nangyari, nung first time ko naman siyang nagamit, inantok naman ako guys. As in, inantok ako ng very, very slight. Pero kasi ako, ang naging habit ko na rin kasi guys, kasi nga diba, puyat is life, so, and insomnia is real. Minsan guys, kapag inaantok ako, nilalabanan ko siya. So, ayun, bad habit of mine. So, ayun na nga guys, so nung inaantok ako ng very slight, feeling ko naman nakatulong siya. Pero kasi nung time na yun, nilabanan ko nga yung antok ko. Like, yun nga, so na-dizzy nga ako dahil nga dito sa focus. Kaya ang nangyari, in-stop ko rin gamitin tong Dream. And then, sabi ko, bigyan ko muna ng second chance tong Dream. So, ito yung nauna na bigyan ko ng second chance, itong Dream. Kaya ang nangyari, nung bigyan ko siya second chance, nung pangalawang beses na ginamit ko to, medyo ganun pa rin talaga. Parang may powdery effect, ganyan. Pero, inaantok talaga ako after ng ilang minutes. As in, inaantok talaga ako, guys. So, gusto ko nang matulog, ganun siya. So, ginamit ko siya ng, hindi man everyday, but almost every other day for like 1 week and a half. And then, nung sa 1 week and a half na yon, medyo nawala na nga yung powdery effect kapag ini-inhale or ini-exhale ko siya. And then, siguro nasanay na rin talaga ako, guys. And actually, hindi ako nagtitake ng 7 puffs kasi medyo paranoid self-anxiety, you know, anxious lang ako. Ang maximum na tinitake ko lang is 5 or 6 puffs. Pero, ayun nga, inaantok pa rin talaga ako, guys. So, itong Dream, masasabi ko, effective talaga siya. Nakaka-help naman siya. Naman siya yung fully na sobrang antokin ka, na tipong talagang matutulog ka and everything. Pero, nakakatulong siya na antokin ka at some point. And then, ayun nga, kapag naramdaman ko na kasi na ganun, tinatry ko na talaga na huwag labanan kapag inaantok na ako. Kasi, yun lang nga yung downside din. Kasi, yun nga, inaantok na ako and everything. Pero kasi, once na nilabanan mo yung antok, mawawala na naman, guys. Eh, ako, ayoko naman nang mag, you know, mag-puff ulit or mag,
gamitin siya ulit ng sunod-sunod kasi nga baka nga ma-dizziness yan nga ako ulit. So actually, medyo confused nga rin talaga ako if nahilo ako nung ginamit ko to nung unang beses. Pero kasi, nung binigyan ko na siya na ulit ng chance at ginamit ko na siya eventually nga, hindi naman na ako nahilo or wala naman na akong na-feel. Medyo may something lang nga sa ulo ko na parang may konting hilo ba? Pero alam niyo yun? Or baka kasi yun nga, naiisip ko lang dahil naranasan ko nga nung umpisa. Nga nung nakita ko kasi na effective siya sa akin, na inaantok talaga ako, doon ako nag-decide na bigyan ng second chance itong si Focus. Anyway, doon binigyan ko ulit ng second chance itong si Focus and then nahilo ko ng super hilo. Nag-decide na rin ako na i-stop muna gamitin tong si Dream kasi nga, you know, hindi ko na alam. Baka mamaya na apektuhan na nito yung kung ano man. Tapos kapag ginamit ko na to, eh, mahilo rin ako in everything. So, as you all know naman by now, alam nyo na kung ano ang effective at hindi, guys. So, ang masasabi ko talaga, itong si Dream, nakatulong talaga siya. Effective talaga siya. As for the Focus, I really don't know what to say, guys. As in, kapag naaalala ko talaga yung hilo ko nun, grabe kasi talaga yung hilo ko, guys. Parang hindi ako makapag-work ng maayos talaga nun. And gusto ko lang humiga. Alam niyo yung hilo na pag nakahiga ka, gusto mo na sa isang side ka lang. Tapos kapag gagalaw ka, sobrang nahihilo ka. Ganun siya, guys. And hanggang sa kinabukasan, alam niyo yun. Kaya, grabe talaga yung hilo ko nun. So, I was like, sobrang... No, natakot talaga ako. I guess kanya-kanyang risk lang din talaga yan. And beware guys sa mga ini-inhale natin na of course na ingredients. Tingnan nyo kung baka mamaya nga na allergy reaction ako kaya ganun. So, tingnan nyo na lang din if meron kayong allergy dito sa mga, you know, sa mga ingredients ko. I am now not so sure if, you know, worth it ba yung price niya kasi ang mahal niya talaga for me. Ewan ko, siguro lalo na kung student ka, ganyan. Eh, diba, syempre, pag student, minsan madali ka ma-distract, lalo na ngayon, online class, ganyan. So, kapag nagka-class ka, gusto mo mag-focus ka. So, syempre, ito, diba, expect mo naman na makakatulong sa'yo in everything. Tapos, diba, ang laki ng gagastusin mo and student ka pa, wala ka pang budget. Alam niyo yun, nag-gets niyo ba? Hindi ko pa siya nauubos, guys, yung 300 puffs. Pero, feeling ko, depende yun kung gano'ng kadalas gumamit nito. Kasi if hindi naman, syempre magtataga siya sa inyo, guys. So, overall, syempre, ang marirecommend ko sa inyo is yung Dream. Pero, actually, pwede nyo kasi silang bilhin na set. Pero, ayun nga, if meron talaga kayong gustong matry muna, I suggest is si Dream. So, ayun nga, kanya-kanya risk lang din yan. And, of course, responsible dapat tayo on everything. So, that's it, guys, for today's video. Sana naman nag-enjoy kayo somehow. And, sana hindi naman kayo na-traumatize or what. This is just my own experience. Iba-iba naman tayo, guys. Yan, if ever meron pa kayong mga questions or suggestions, just comment down below. And if you're new here on my channel, don't forget to click the subscribe button down below and also the bell button down below. Follow me on my social media accounts, Facebook page I am Marta, Instagram, TikTok, and Laika I am Immortal. So ayun na nga guys, I hope you are all safe and I hope I'll see you soon again.